Hello mga be at mga bossing, welcome to my channel. Ito po uli si Telangge at magagawa po ako ngayon ng ginataang tilapia na masarap na ulam. Ito po ang ating mga kakailanganin. Ihanda na po ang bawang, sibuyas, luya. Itong luya po ay pwede nyo pong iliit ng hiwa siya. Ginagawa ko lang po siyang malapad ang hiwa dahil mga anak ko hindi sila masyadong mahilig sa luya. Tinatanggal po nila yan. Kaya para hindi sila mahirapan, ayan, ginagawa ko na lang, inilalapad ko yung paghihiwa na madali nilang matanggal. So gumagamit din po ako ng green beans. At gumagamit din po ako ng pechay. Naglalagay po ako niyan. Marami po akong maglagay niyan. Mga tatlo, apat na tawag doon, bungkus o tali. Yan po ang nilalagay ko. Yan. Gamit din po tayo ng sili, red at green. Pwede rin naman po kahit green lang or red lang. Okay po. Okay po 'yun. So gagamit din po tayo ng patis. At syempre, di mawawala ang gata. Gagamit din tayo ng ground black pepper. Ayan. Umpisahan na po natin magprito ng tilapia. Ayan. Sa pagpiprito po ng tilapia ay mag-ingat po tayo at pwede tayong matalamsikan ng mantika. So, ingat-ingat lang po. At linising mabuti ang tilapia. Pagkatapos linisin ay lagyan natin ng asin. Ayan, naprito na po natin ang tilapia. Bali, apat na tilapia po yung iluluto po. Ayan, ganyan po ang magiging itsura niya pagkaprito. Masarap po yan kahit po ganyan lang siya. So ayan, mag-gisa na po tayo. Unahin po natin ang luya. Pwede na natin isunod ang bawang. Ayan. Ganyan lang po. Napakadali po. Lagi po sa atin po kasi sa Pilipinas karaniwan pong ginagawa. Ang unang gagawin ay yung pagkikisa sa pagluluto sa ulam. Kahit anong ulam, karaniwan pagkikisa ang ginagawa. So, ayan po. Pagka nakita nyo magbabrown na ang garlic, pwede na natin ilagay ang onion, sibuyas. So, hintay-hintayin lang natin. Ayan. Ilagay na natin ang sibuyas. Hintayin naman po natin yung maging translucent ang sibuyas. So, pagkaluto niyan, mag-proceed na tayo sa next step ng ating pagluluto. Yan, lagyan na natin siya ng patis. Tansyahin nyo na lang po yung paglalagay ng patis, mga 1-2 kutsara. Ayan, lagay na rin natin yung gata. 3 gata po yung ating gagamitin. Isa pang gata at mamaya po ilalagay ko pa uli yung isa.
So, dalawa na lang po muna ang ating nilagay. Mamaya po, ilalagay ko ulit yung isa. Hintayin po natin siyang kumulo. Pakukuluin lang po natin siya bago ilagay yung tilapia na ating pinirito kanina. So, hintayin lang po natin yan. Hintayin natin kumulo. Pwede na rin natin ilagay ang sili. Anim na sili po yung inilagay ko. Tatlong green at tatlong red. Ayan, kumukulo-kulo na po siya. Pag ganyan po na kumukulo-kulo na, pwede na natin ilagay ang tilapia. Ayan, pakuluan lang po natin ng pakuluan si tilapia. Ayan, para kumapit po ang lasa. At pamaya po, ilalagay ko uli yung isa pang gata. Isisingit ko po siya na ilagay. So, bakit ko po yun ginagawa? Ginagawa ko po yun kasi ayoko nang baliktarin yung tilapia. Kaya ang ginagawa ko, binubuhos ko siya sa ibabaw ng tilapia. So, ganun lang po yun. Pwede rin naman na sabay-sabay nang ilagay yung gata. Pero ako po, ganun po yung style ko ng pagluluto. So, nasa inyo po yan. Kung saan kayo nadadalian, kung saan mas gusto nyong pagluluto na mauna ang gata, de dun po tayo. Ayan. Lagay na po natin ang ating beans. Green beans. Naglalagay po ako nyan. Gusto ko kasi talaga ng may kulay. So, nailagay ko na po kanina yung ano, yung isa pang gata. So, kaya dumami-dami na yung ating sabaw. So, pwede na nating lagyan ng ground black pepper. At pamaya-maya naman po ay ilalagay na natin ang pinaka last nating dapat na ilagay, ang gulay natin na pechay. Yung pechay naman po, marami akong maglagay talaga ng pechay kasi mahilig po talaga akong kumain ng pechay. So, dinadamihan ko po yun para marami akong makain ng gulay. Ayan. Tiimin po natin ng konti yung ating gata para talagang kumapit ang lasa sa ating tilapia, hanggang kaloob-looban ng tilapia ay kumapit ang gata. Napakasarap po niyan. Ayan, subukan na natin tikman. So, makikita po natin dyan kung kailangan pa nating dagdagan ng alat. Pwede tayo magdagdag ng asin or patis. So, ako, ang idadagdag ko na lang po is patis. Kailangan lang po ng konti pa. Okay na po yan. Ayan, pwede na natin ilagay yung pechay. O, di po ba? Napakarami kong maglagay talaga ng pechay. So, ano lang po yan. Lagay nyo lang po sa ibabaw. Kusa po siyang may steam. Bigla po siyang bababa mamaya. Makikita nyo, bababa siya. Umiimpis po kasi yung ano,
pechay. Pag lumalambot na, oh, see? Ayan po siya. So, igilid-gilid po natin siya. At medyo ilupog natin sa gata. Para kumapit din sa kanya yung lasa ng gata. Ayan, hintay-hintayin lang po nating maluto ang pechay. Madali lang naman po yung maluto. Ang pechay, madali lang pong lumambot yan. So, ganyan nyo lang po yan. At pamaya-maya ay pwede na nating ihain ang ating kinataang tilapia. Ayan. So, lagyan din natin sa ibabaw. Napakasarap po niya. Nakakagutom. Sa mga mahilig po sa gulay, ayan, pwede yung lagyan ng maraming gulay yung ano, inataang tilapia. Mga dahon. So, ayan po. Hintayin na lang po natin lumambot ang pechay. Pamaya-maya ay pwede na natin patayin ang apoy at hayaan natin nakatakip. At kusa na pong maluluto ang gulay. O, ayan po. Pwede na. Ating ginataang tilapia. Pwede na natin patayin ang apoy. So, ito na po. Pwede na tayong kumain. Samahan natin ng mainit na rice. Mapapa-rice na naman po tayo niyan. Ang sarap po niyan. Lalo na habang natitiim. Ay lalo po siyang sumasarap. Ayan na po ang ginataang tilapia. Ang sarap po niyan. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking niluto ngayon. So napakadali lang pong lutuin yan. Kayang-kaya po ng kahit na sino yan. Kahit mga beginners po ay kayang-kaya po yan. Basta mag-ingat lang po tayo sa pagpiprito ng tilapia. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. Paki-like nyo na rin po ang aking channel. So, hanggang sa susunod na pagluluto po, sana po ay abangan nyo po ang aking susunod na lulutuin. Kita-kita po tayo sa susunod ulit. Matane! Thank you!